Siguro yung dialysis, igrupo na lang natin into one, no? As okay. against transplant. Sa dialysis kasi, hindi kasi nagagampanan talaga ng dialysis yung functions ng isang kidney, no? Siguro, sabi nga dun sa article ni Doktora Dangilan, mga 15% lang ng functions ng kidney ang nagagampanan mo sa dialysis, no? Di pareho pag transplant, yung 100% na ibabalik mo. Kaya, pagdating naman yung sinasabi nilang gastusin, actually, mas lumalabas na mahal po yung ano eh, yung dialysis, no? Kasi ilang years mo siyang gagawin. Tapos hindi mo, sabi nga nila, hindi lang yung cost ng dialysis ang dahilan, ang bibilangin mo diyan eh. Kasi itong mga ating pasyente, yung kanilang mga relative kasama nila sa dialysis, di ba? Yung pamasahe nila going to dialysis. At saka yung mga nagda-dialysis, sila yung madalas na uospital. Kaya pag kinumpute mo, napakamahal ng dialysis kumpara sa transplant. Okay. Bali, Doc Leo, sa mga pasyente, ano ba feeling nila yung mga nagda-dialyze kumpara sa na-transplant? Ano ba yung ibang pakiramdam or advantages ng transplant? Yung mga adequately dialyzed patient, so far, parang medyo okay naman sila, no? Pero siyempre, mas magastos yon. Yung iba, nagtitipid. Pagka hindi ka adequately dialyzed, madali kang hingalin, madaling mapagod, tsaka yung kadaldala na rin ng anemia kasi, nagkakaroon sila ng matinding anemia dahil humabagsak yung hemoglobin nila. No? So, kadalasan, nabubuhay lang sila para ulit sa susunod na dialysis. Parang ganon, no? Hinihintay mo na lang ulit yung susunod. Kaya parang hindi ka makapag-perform ng regular na activities ng isang tao.